Bago pa man ay kalimampung anibersaryo ng martial law, iba't ibang opinion po ang ating naririnig sa kung ano talaga ang nangyari sa ating bansa, kalahating siglo na po ang nakakalipas. Simple na lang po natin, kahit huwag na nating ipinta sa mga kulay na pula o dilaw. Sa 1935 Constitution, napakasimple at napakaikse ng provision para sa pagdeklara ng martial law. In case of invasion, insurrection, or rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, the President may place the Philippines or any part of it under martial law. Iyan lang po ang binabanggit ng Section 10, Article 7 ng 1935 Constitution. Walang anumang limitasyon o pahayag kung ano-ano ang mga hindi pwedeng gawin ng Pangulo sa ilalim ng martial law. Hindi po gaya ng mga provision ng martial law sa kasalukuyang konstitusyon. Kaya nung dineklara ni Ferdinand Marcos ang martial law noong Setyembre 1972, blanco ang papel at libre siyang isulat ang mga patakaran at yun na nga, inako nga ni Marcos ang lahat ng kapangyarihan. Hindi lamang po ng eksekutibo, kundi pati ng kongreso at ng hudikatura. Kinandado ang Legislative Building sa Manila at binuwag ang kongreso. Sa kanyang General Order No. 1, pinirmahan noong September 22, sinabi ni Marcos na siya lamang ang mamamahala sa buong bansa. At sa susunod na mga taon, absolute ang kanyang kapangyarihan. Nakapag-issue nga siya ng halos 2,000 presidential decrees. Ano po itong presidential decrees? Kung dati kailangan pang magpasa ang kongreso ng mga batas, si Marcos ay pumipirma na lamang ng mga presidential decrees na katumbas na rin ng mga batas. Ang tawag nga ng mga historiador ay constitutional authoritarianism or constitutional dictatorship. Sa ibang bansa kasi, magkukudeta ang mga general para patalsikin ang isang civilian leader at saka sila magdedeklara ng martial law. Si Marcos ginamit ang loophole sa konstitusyon para lusawin ang kongreso at kontrolin ang buong bansa. Sa unang araw din ng martial law, pinatahimik ni Marcos hindi lamang ang kanyang mga kalaban sa politika, kundi pati ang kanyang mga kritiko. Bago maghating gabi ng September 23, 400 tao ang dinampot ng mga pulis at militar. Umpisa pa lamang po yun. Mga leader ng oposisyon, gaya ni Senators Jose Diokno, Soc Rodrigo, Benigno Aquino at Ramon Mitra, at mga human rights leaders gaya po ni Heidi Yorak, Eta Rosales at Tito Gingona. Pati mga miyembro ng Constitutional Commission na bumabalangkas noon ng panibagong konstitusyon, pinadampot din ng Malacanang. Pati ang malayang pamamahayag ay tinamaan din. Pinasara ni Marcos ang lahat po ng mga media agency sa Pilipinas. Sa kanyang Letter of Instruction No. 1 na pinirmahan noong September 22, 1972, inutusan ng AFP na kunin ang lahat ng private media companies. Ang dahilan, bahagi raw sila ng isang criminal conspiracy to seize political and state power. At noong September 28, pinirma ni Marcos ang LOI No. 1A, nag-uutos sa AFP na kunin ang mga pasilidad ng ABS-CBN at ng ABC-5 na TV-5 na ngayon. Ang dahilan daw, ang dalawang istasyon na ito, ayon kay Marcos, ay actively engaged in subverting the government. Kalaunan ang mga asset ng ABS-CBN, inilipat sa kunin ni Marcos na si Roberto Benedicto at ang kanyang Canloon Broadcasting System. Sa huli po, ito ang lista ng mga pinasara ni Marcos na mga news organizations, 7 TV stations at halos 300 radio o radio stations at higit 80 mga dyaryo. Kinulong din ang maraming prominenteng mamamahaya gaya ni Amando Dornila, Teddy Locsin Sr., Max Olivien at Luis Beltran. Kalaunay papayagang magbukas ang ilan sa mga media pero nagbago na po ang lahat. May mga patakaran na kung ano lamang ang pwedeng i-report. Halimbawa, sa ilalim ng Department Order No. 1 ng Department of Public Information, inuutusan ng mga mamamahayag na positibo lamang ang kanilang pwedeng isulat. Taong 1973, pinirma naman ni Marcos ang Presidential Decree 191 na nagbubuo ng Media Advisory Council, ang ahensyang maari lamang magbigay ng permiso sa mga news agencies para mag-operate. Kalaunan, pinirma ni Marcos ang PD 576 na bubuwag sa Media Advisory Council. Pwede na raw mag-self-regulate ang media ayon kay Marcos. Pero ito po ang kabalintunaan. Sa Presidential Decree rin na iyon, mahigpit na inutos ni Marcos na hindi bibigyan ng permit to operate ang mga media agencies na kanyang sinakop noong deklarasyon ng martial law.
Tinanong namin si dating Defense Minister Juan Ponce Enrile kung bakit pati ang opposition o opposition leaders at media ay tinanggalan din ng karapatan, gayong wala naman silang kinalaman sa anumang rebelyon. Ang depensa ni Enrile sa programang The Chiefs noong 2018, kailangan daw nilang tanggalan ng kapangyarihan ang mga leader para makontrol ang sitwasyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit mas nag-ingat ang mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Sa Article 7 ng 1987 Constitution, naglagay na rin ng safeguards para hindi maabuso ang kapangyarihan ng Pangulo sa panahon ng martial law. Halimbawa, hanggang 60 days lamang na pwedeng tumagal ang deklarasyon ng martial law ng Pangulo. Matapos po niyan, Kongreso na ang pwedeng mag-extend nito. At anumang oras pwedeng i-revoke ng Kongreso ang martial law declaration sa pamamagitan ng majority vote. Hindi rin pwedeng suspindihin ang konstitusyon o mga civilian courts o ang Kongreso. Dahil ang sabi nga ng historian si Jose Victor Torres, "You do not move on with history, you learn from it."